Kaya nagagalit itong kasama ko sa bahay nung nabasa niya yung nasa papers kasi naisan siya. Di kasi siya naniniwala sa mga sinasabi ko. Masyado siya na-deceive ng cabalers. Ang totoo niya, na-insulto yung kanilang ego. Tinatamaan yung ego nila. Egoistic ang maraming tao sa mundo. They're so proud sa kanilang sarili. Napapahiya sila pag nasusupla yung kanilang mga paniwala. Dito sa Bacolod, for example, they're so indoctrinated, they're so brainwashed kasi. At yung mga nabasa nila na pag-aralan nila, their belief, biglang, pa! Bumaliktad lahat. So, they were insulted. Kaya yung iba, ayaw na, isinayin. Ang sakit kasi, ako pala niya, naloko. Pride is a sin. That's the reason why ganun po tayo. Kaya nga po, ang ano, ay, sino yan? Nani? Si Elvira Giochino. Magkano yan? 10. Tingnan ko nga. The pride of life. Elvira Giochino. Sedan pangkape, 10 Canadian dollars. Maraming salamat po, madam. Yun ang dahilan kaya nagagalit po sa inyo. Kasi ang akala nila, ayaw ng tao ng gano'n. Normally, ayaw nila gano'n. Ang gusto kasi ng kwan, sila yung magaling lang. Ikaw lang ang, sila lang ang dapat sa kanila ka lang makinig. Yung nilo-lockdown nila yung ibang tao. Nilo-lockdown nila. Lalo yung mga may matatas na pinag-aralan. Ay magtindi yun. Talagang di yun makikinig. Kahit tama ka, di yun makikinig sa'yo. They're insulted. Yung mga nasa gobyerno, na may mga PhD, ay, hindi ka may pakikinggan yan. Ang dami kong na-test niyan dito. Pero after years, yung ideya mo, kinopya nila without acknowledging na yung ideyang yon galing sa'yo. Sila na. Sila na yung author. Di ba niya? Palipasin natin na niya. Later on, implement natin. Pero yung kaisipan galing na sa atin. Di ba na? Bakit ganun ang tao? Because of sin. The sinful nature of man, ganon ang dinudulot sa pag-ugali ng tao. Pride of life. Ma-pride, egoistic. At pag mali, ay hindi man niya in-acknowledge na mali siya. Tingnan ninyo ang gobyerno natin. Yung mga leaders ng gobyerno natin, na in-acknowledge nilang mali sila, hindi. Nag-offer ng solusyon. Ideya yung grupo ng flatten. Hindi sila nakikinig. They're insulted. Hindi po sila makikinig. Hindi. Hindi kasi, kaya mag-ready kayo. Hindi man sila makikinig sa atin. Bakit niya ikaw salita ng salita? Para may marinig ang mga tao. Kung hindi sila makinig, ang mga tao, mabuksan ang pag-iisip. Jason, California, said, Dan, tingin sa akin ang mga kamag-anak ko, nabubuang na daw ako. Kung ano-ano daw sinasabi ko tungkol sa future, I'm just sharing Revelation 6. Natakot siguro. Yun pa ang problema dito sa mga nagmamagaling. They don't believe us, pero natatakot sila. Sabi ko nga, sa radyo pa noon, sabi ko, kayo po natatakot sa sinasabi ko. Di man kayo naniniwala sa akin. Kami nga na naniniwala, di kami natatakot. Anong problema ninyo sa tuktok? Kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, bakit apektado kayo? Ay, mga bashers, hindi ninyo na-realize na para kayong, kayo yung buang. Bakit kayo buang? Di man kayo naniniwala sa kwento ko, pero apektado kayo.
Huwag kayong panpikto sa kwento ko. Di man, kami ngang naniniwala 101% ang paniwala namin dito. Hindi kami apektado. Masaya kami. Relax. Pero kayo, sinasabi niya, yung sinungaling niya, out of this world ang kwento niyan, di man kami naniniwala. O bakit? Apektado ka. And you have that fear. Bakit kayo natatakot sa isang bagay na hindi totoo? Di man pala totoo. Ilang iya kayo. Kung hindi kayo mga buang, anong tawag sa inyo? Lailani, Sir Dan, sa news madami nang convince magpabakulaw dahil wide yung ads. Let's pray for discernment. Let's decide upon hearing the voice of God in our hearts. Si Lord na bahala. Joel S.I. sa Japan, Buddhist robot preacher, meron ang sinasamba nila, ni Yukuran pa. Sabi ko sa inyo, ang Bible hindi magkakamali. Basahin ko sa inyo, Revelation 13. Basahin ko sa inyo. You will be shocked na ang ginagawa ngayon, dinescribe 2,000 years ago. Sinulat ni John, isulat mo John. Ito yung gagawin ng mga tao. Hoy, nanguna pa yung sipo pa yung nanguna. Sakto. Tama nga. Jasmine Ventura, kaya maraming hindi nagbabasa ng Bible kasi alam nila naman, alam din naman nilang totoo ang nakasaad. Takot kasi sa katotohanan. Hindi nila alam na ang salita ng Diyos ang nakakapagsalba sa kaluluwa ng tao. Hoy, labing ko sa inyo. Huwag kayong natatakot sa totoo. At huwag kayong natatakot sa kwento ko. Kasi sa kwento ko po, doon din ninyo madidiskubre kung anong dapat nating gawin. Nireveal na eh. Ang tagal ng nireveal, ayaw lang nating intindihin. Tagal ng nireveal. Disclosed already, thousands of years. Sabi ko sa inyo, past, present, and future. Past eternity, present. Future eternity, revealed. Yung direksyon ng bawat isa sa atin. Me and you. The nations, cities of the world. The planet Earth. The sun, the moon, the stars, the planets, the whole universe. Past, present, and future. Nasusulat. Hanap kasi ng anak ng tao ng kung ano-anong libro. All the scientific facts, archaeology. Nandiyan na po, history. Rules of life, finances, politics, medicine, all revealed to man. Ang problema kasi ng tao, nagmagaling tayo eh. Tulad nito mga bosses ko, nagmamagaling kasi kayo eh. Huwag kayo kasi nagmamagaling, di man kayo magaling, mga buwang kayo. Galitin kong galitin para tirahin ako ng tirahin. Kayo ang mga totoong buang. Pol-pol. Di ba kayo magaling? At saan university kayo nag-graduate? Ever learning, sabi sa Word of God. Ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. Bakit hindi ninyo masumpungan ang katotohanan? Pinag-aaralan niyo, binabasa niyo yung libro kasinungalingan. The Book of Lies. Hindi man life. Lies. Ano mga pulpol na passage ko? Pulpol. Magaling kayo. Pulpol man gala kayo.
Axelio, dalawa lang ang hero natin, si Trump at si Putin, laban sa mga kabal. Eyo, tama. Jasmine Bindura. Galitin ninyo yung mga ano, pag may nag-comment dyan ng mga bashers, tirahin na ninyo. Para lalo magalit. Dumami yung comments, nakikita nyo, nag-away-away. Nagpasagutan sila, ang daming mga... Masaya. Kala din, hindi ko nababa... Binabasa ko yan lahat. Yung mga bangayan. Glenn Postigo, sige kasi Dan, inisin niyo nga ang mga yan, magkaalaman na. Iinisin ko talaga ngayon. Shirley Danganan, mag 1 year na akong nakikinig sa inyo, Brother Dan. Up to now, nandito pa ako. Walang duda sa mga sinasabi mo. Sarado akong katoliko. Pero ngayon, ayoko nang magsimba. Yun ang simula. The Holy Spirit is working on you. Just continue on searching the scriptures. Yun ang simula. Tulad mo, ganun din ako. Napaka-pilosopo ko. Yung pastor ko, pinalayas ko. Kala ninyo. Pero pag sinukol, nasukol ka na ng ating Panginoon, wala. Tulad ni San Pablo. Si Pablo. Ano ang pangalan noon? Saul. Si Pablo. Kinorner ng ating Panginoon na yun. Tapos, siya ngayon ang passionate preacher. Dinan ninyo yung isinulat ni San Pablo mga books. Siya yung may pinakamarami na sinulat sa New Testament books. Ganon. Pag kinorner ka na ng Panginoon, wala na. Tapos ka na. Hindi ka na makatakas dyan. You will become a servant of Him. Di wow. Di ba maganda? Kaysa servant ka ni Tani. Si Satanas yung pinaglilingkuran. Edna Imperial, yung hindi naniniwala kay Sir Dan, lumayas kayo dito. Lolita and Stanley, good morning po Sir Dan. No matter what, hanggang nandito ang live habang naghihintay ng rapture, handang makinig po sa inyo. Salamat ng marami. Jig 7, Sir Dan, may nakausap ako na special child dito at kwento niya, ininsulto daw ng octopus silang mga special education students noon. Kasi mamamatay na raw sila at walang lunas ang kondisyon nila. Octopus nga. Nick Borromeo, good morning, Sir Dan. Nalate po ako. Pasensya na po. May nasika sila. No problem. Wag pababayaan yung anak buhay. Andre C. Post mo na, Sir Dan. Hinga mo na. Ano yung umuusok sa tabi mo? Yung kwan po? Desert mist diffuser. Pamparelax kayo ni mapa ako na pipikon kasi naamoy ko siya. Soothing. Relax ako. Ah. Jeremiah de la Paz, sabi niya siya ang chief of all sinners, Saul. The chief. Alam, mamamatay tao 'yon. Ang pinapatay noon yung mga believers, mga Kristiyano, si Saul, si San Pablo na siya. Chief sinner. Ang ibig sabihin, siya yung pinakamataas sa mga anong parakasala? Tagalog. Magaling yun. Sabi ko sa inyo. Bibit line daw. Sir Dan, ngayon lang ako hindi nang makakomment sa mga post mo dahil jail ako ni FB1, buksang buwan, bata yung bashers, mga bashers mo, pagtutulungan na namin. Dito ka na lang muna sa ano. Ako nga, hindi na ako nagla-live sa Facebook. Lagi ako doon nadadali ng ano, ng restrictions. Eh, ako nag-live doon. Dito na ako tayo. Dito na muna tayo sa YouTube. Red Bull Beacon,
Ako rin, Sir Dan, Katoliko din ako, pero hindi na rin ako nagsisimba. Ginagamit lang ang reliyon para sa kagagawa. Chuna, nasayaw, may nagsabi nga sa iyo, Sir Dan, na nagmamagaling ka daw. Bigyan ko ng Bible verse na ang sabi, ang nagmamagaling ay nagiging mangmang. Ask ko, ask pa kung sino daw nagmamagaling at sabi ko siya. Mark Sibulo, ako rin po, Sir Dan, hindi na ako nagsisimba sa Katoliko, pero Katoliko ako ngayon. Okay, ako ng yung Santo Niño na imahe dito, inalis ko, pati yung Rosario. Ganon din kaya po, nagpapasalamat ako sa inyo, Sir Dan. Sa ating Panginoon kayo magpasalamat. To our Lord Jesus Christ, to God be all the glory. Nalaman na, ako, instrumento lang tayo rito, instrument. Sugo nga, sugo. Sino sugo? Surugoon. Sugo rito, sugo doon. Pati yung asawa ko, sugo rin ako. Asawa ko. Glenn Postigo, kami rin po, 2 years nang di nagsisimba sa church. Kasi ang sermon ng pare, inuulit lang wordings ng mga readings. Paulit-ulit. Alan Concha, good morning po, Sir Dan, watching from Samar. Boy Labo, nakaka-relax talaga makinig sa inyo, Sir Dan. Wilfredo Mirin, I am now a pastor for 20 years. And that I could testify that you are in the side of the truth. And your works are very relevant, especially today's time. Oh, pastor pala to si, sino to? Pastor Wilfredo Merin. Pastor, God bless you. Daming pastor nanonood sa akin from all throughout the world. Yung iba nagtitext sa akin. And sending me prayers. Annalie Duhay Lumson. Good morning po, Sir Dan, from Dumaguete, Dora Vega. Si Sir John Cyril, umpisaan mong galitin ang mga bashers dito. Galitin pa ninyo po para dumagdag ito maging 2,000. 1-6 ito. Sa kabila, ilan? Mad Superman, makasalanan. Hope de Jesus. Sa kabila nga, basahin din natin. Joy Batang, huwag po tayong mag-away-away dito. Huwag daw mag-away-away. Dito daw tayo. 100, kukunti dito ah. 113. So 17 pa lang yung nanonood sa atin. Barioxon, chillax-chillax lang. Fernando Abuan, mas maganda ang channel na to. Maganda din sa kabila. Dante Maravillas Vlog. Grand Baby Scott, Sir Dan, good morning at sa lahat ng mga viewers. Excited kaming makinig sa inyo na live streaming ngayon. Dan shared na po. Maraming salamat. Super Mayong, panoorin niyo yung The Book of Eli para may idea kayo sa tribulation. Alin yung pelikula? The Book of Eli? Napanood ko na po yun. Pedro Eleno, mag-Hanoy, kahit ipakita pa nila na binakulaw nila man natin, hindi man natin alam kung anong tinurok ay totoo. Ayun nga po. Drama lang po yon. Lahat ito. Stage. Drama. All throughout the world. Pero ang totoo, mga kababayan, pag nag-roll out na, ngayon drama lang ito. Sabi ko sa inyo. The real story. The real event of the pandemonium will come. Very, very soon. Michael Hokiton, good morning po, Sir Dan. Yung sigurong robot na pinasikat ngayon sa buong na si Sofia, ang ibig sabihin ni Pac, watching from Cebu City. Ganon nga po ang gagawin nila. Approve ni Pac.
Pero sinasabi ko po sa inyo, kung yung image na sinasamba ng marami, sabi nila hindi man kami sumasamba, sinasamba ninyo, hindi lang ninyo naintindihan yung ibig sabihin na pagsamba. Sinasamba ninyo, you just deny it. But the truth is, sinasamba ninyo. Sinasamba ko nga yun noon, butit nagising ako eh. Mama ko sumasamba doon, pinaglilingkuran, dinadamitan, pinupunasan, sinesecure. Sabi sa Word of God, yung gumawa pa lang, pag nagpagawa ka niyan, kasalanan na. Nagpagawa ka pa lang. Huwag na nating, huwag na nating pag-usapan yung worship, pagsamba. Nagpagawa ka o binili mo. Di ma yun magiging image, kundi ginawa. You see? O Jason, Jason. Kung ngayon pa lang hindi man siya nagsasalita, pero believe na kayo, and you believe in your heart na matutulungan kayo, pag nagsalita na yan at naglakad, ay sabihin ko sa inyo, yun na. Naka-prophesy the word of God, makinig kayo mamaya. Basahin ko sa inyo isa-isa. Jason, California, $10. And done. Just sharing a little blessing to a brother in Christ. Maraming salamat po. Anong oras na? Ay, alas 12 na pala. Nakalimot po ako.